Hello! Welcome sa Dre's TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So bago ang lahat, nais ko munang kamustahin ang mga Dabar Kids natin. So sana nasa maayos po kayong kalagayan. Stay safe po dahil ang ibang mga lugar dito sa ating bansa ay binabahan na po, no? Dahil sa bagyong Enteng. So malakas po ang habagat sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Kaya naman mag-ingat po tayong lahat. At since pumasok na po ang bear months, eto't nagkalat na po ang mga picture ni Jose Manalo sa Facebook at ilang mga social media platform. Dahil nga naman po, malapit na naman ang Kapaskuhan. Kaya naman etong si Jose ay nagkalat na po yung mga funny memes sa social media. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas po na papremyo ng Itbulaga from August 26 to August 31, 2024. So, ang Itbulaga po ay naglabas ng 1,325,500 pesos. Samantalang at showtime ay 290,000 pesos. 6 days na po yan, ha? So mananatili pong ganito kalalaki ang papremyo po ng Itbulaga, million-million every week, dahil po yan sa mga loyal sponsors at advertisers na nagtitiwala po sa kanilang programa. Samantalang kinaaliwa naman po ng mga netizen itong pinost ng TBG na page na video po ni Alan Kay at ng ilang mga Dabar Kids natin nang subukan po nila itong trending chocolate from Dubai na pinangunahan po nitong si Alan Kay. So kayo po ba mga Dabar Kids, nasubukan nyo na po ba itong trending chocolate from Dubai? Kasi nang sinubukan ito ni Alan Kay dito po sa video na to kasama ang ating ilang mga Dabar Kids, tawa po ng tawa sila Main Mendoza, sila Rice Madison, and sabi naman nila masarap naman daw itong chocolate, kaso sobrang tamis. At dahil nga po sa video na to na kung saan ay kain na kain at sarap na sarap po si Alan Kay sa sweets na chocolate from Dubai, marami po ang nag-alala po sa kanyang kalusugan na huwag masyado sa matamis, no? Kasi alam naman natin na medyo meron na pong edad itong si Alan Kay. Kaya hindi pwedeng sumobra sa matamis, hindi pwedeng sumobra sa maalat. Kaya kinakailangan pong ingatan ang kalusugan, since itong si Alan Kay din ay napakasipag, di ba? Napakasipag niya from Itbulaga, meron pa po siyang show dito po sa kanyang business na Clowns Republic. So hinahinay lang po mamaalan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang segment po ng Itbulaga na kung saan ay pinag-uusapan po dito sa Facebook dahil namimiss na po nila ito na mapanood dito sa Itbulaga. Sabi nga po ng isang page dito, gusto kong mapanood or gusto kong manood ng 2022 to 2023 episode pero wala na siya sa YouTube. Nakakamiss. So in-erase po ba itong mga segment at video ng Bawal Judgmental dito sa YouTube? Kung ganun man nga po at hindi na siya searchable, sayang naman, 'di ba? Kasi kakapulutan po 'yun ng aral ng mga kabataan natin na magbabalik or babalikan po yung episode na 'yon. Sana nga po maibalik ito sa Itbulaga, yung talagang Bawal Judgmental na title po ng kanilang segment, kasi itong babalawag kayong ganun eh medyo hindi po gusto ng ilang viewers natin. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa post ng isang kapamilya page tungkol ito sa pinost nitong si Board Productive, no? Alam naman natin si Board Productive, isa po yung Kapuso supporters. So pinakakalat po sa post nila na itong Lavender daw Fields ay hindi daw nakapasok sa top 10 TV shows ng Netflix Philippines, no? Yan po ang mga pinopost ng ilang Kapuso supporters na page na siyang inalmahan ng isang kapamilya page. Sabi dito, ano pa nga bang aasahan natin kapag inggit sa fake news kakapit? Kaya naman maging vigilant po tayo mga kapamilya
Although nasa DNA na nila ang ganyang ugali, dapat pa rin natin silang unawain. Lalo na ngayon na mega flop na TV ang Pulang Araw tapos flop na sa Netflix. Sadlang siguro sila masakit sa heart. At mabasa po dyan, Kapuso Fake News Peddler, nag-iiyakan matapos maging number one ang Lavender Fields sa Netflix as of September 1 kahapon 2024 8 PM. Bagsak na naman daw po sa number 4 ang Pulang Araw na kung saan ay pinagbibidahan itong si Alden Richards. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinost po ng isang page dito po sa Facebook tungkol sa magbabalik sa noon time. At alam niyo po ba, makikita dito sa picture sina Angeliana, Pia Guanyo at Diana Meneses, no? Mga dating host sila ng Itbulaga. Sabi nga po dito sa page na pinost dito sa Facebook, ayon daw kay Tape Inc., CFO at Tapitan Mayor Bullet Alosos ay nakausap na nila ang pamunuan ng EMBS para sa talalapit na pagbubukas ng panibagong noontime show ng Tape Inc. na may working title na Happy Happy Time na pangungunahan daw ng mga dating host ng Tape Produce Itbulaga na sina Angeliana, Pia Guanyo at Diana Meneses. So pinalalabas po sa post na to na si Angeliana, Pia Guanyo at Diana Meneses ay mag-host dito sa noontime show daw ng mga halos host na mapapanood dito di umano sa AMBS. So merong nag-comment na di ba ang It Showtime ay nasa All TV? Anong mangyayari doon kung dumating itong programa ng mga halos host? So pwede naman daw i-terminate yung mga komento po nila sa comment section ng naturang post na to. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit po andirito at pinost si Pia Guanyo, si Angeliana and si Diana Meneses na mga dating host po ng Itbulaga, no? Totoo nga kaya nga sila po ang mag-host sa programa ng mga halos host? Kasi ako hindi po ako naniniwala na tatanggapin po ng mga dating host ng Itbulaga ang hosting sa show ng mga halos host. Katulad lang po ni Ma'am Pia Guanyo na meron din siyang trabaho sa ibang network. Kaya medyo 50-50 po ako dito sa post na to ng isang page. Samantalang kinumpirma naman po nitong si Halos Host na magbabalik na nga po ang kanilang programa sa telebisyon. Ito ay matapos i-repost ng isang tape depender itong ni-repost ni Bullet Halos Host sa kanyang Facebook page. Post ito ng Dapitan City Concern and Update. Sabi dito, Halos Host led production outfit Tape Inc. gears up for exciting comeback after a short break. The powerhouse production outfit television and production exponent incorporated or Tape Inc. is back with ibang following a major corporate overhaul. These strategic changes are all geared towards supercharging its operations, ensuring top-notch efficiency and unleashing a new wave of creativity. So, ang tanong, saang network kaya sila e-ere? Sa EMBS? Sa GTV? Or sa GMA Network? At anong programa kaya yan? Noontime show pa rin ba? Samantalang pag-usapan naman natin ang post nitong si LM tungkol po no, sa AFT Studio. Sabi dito, ang dating studio na masaya ngayon ay isang malungkot at abandonadong studio na lang. Sayang ang AFT Studio na ito. Ito sana ang regalo ng TBJ sa mga legit double cards ng Itbulaga. Kaso nahaluan ng sobrang politika. Matagal nilang pinaghanda nito pero nasayang lang dahil sa kagagawa ng mga walang hiyang politikong DDS kagaya ni Halos Host. Ayan tuloy at parang naging ghost town na lang, walang tenant. Last time na ginamit siya is for Fadjak Princess Presscon. Masaya naman ang Itbulaga ngayon sa TV5 Media Center, kahit malit lang, in fact integrated na doon ang studio at office ng TBJ Productions Inc. Pero sana makabalik pa rin sila dito next year. So medyo nakakatakot na po at naging ghost town na itong APT Studio.
no, dahil wala na nga pong ganap doon. Simula po nang lisanin ito ng Tape Incorporated at magsara ang kanilang show. Pero hoping pa rin tayo na next year ay makalipat po ang Dabbercads at ang Itbulaga dito sa AFT Studio dahil deserve nila ang malaking studio dahil sa maraming live audience nila araw-araw. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe.